salita. Palakpakan po natin our Vice Mayor Dr. Hani Lakuni. Sa ating pong punong lungsod, Mayor Francisco Escobarena Dumagosa, Dumagoso. Sa ating pong mga butihing konsehal ng Distrito 5 ng Sangguniang Panlungsod ng Maynila, kay Engineer Armando Andres, sa ating pong punong barangay, Chairwoman Dayan Espinosa, sa mga iba't ibang kawanipo ng pamalanlungsod ng Maynila, sa inyo pong lahat, isang magandang umaga sa inyong lahat. Good morning! Totoo po ang nabanggit ng ating pong tagapagpakilala na ang pagkakaroon po ng sariling bahay ay isa po sa mga pangarap ng bawat pamilya. Ngayong umaga po ay masasaksihan natin ang isa na naman po napakahalagang proyekto na ibibigay po sa inyo ng pamalanlungsod. Isa pong pangarap at naging pangarap po ng ating punong lungsod nung siya po ay bata pa na magkaroon ng sarili po niyang tahanan. Ngayon po gusto po niya kayo rin pong ditong mga taga-Baseco ay matupad ang inyong pinapangarap. Kaya po, kahit po tayo nasa loob ng isang pandemya, ay talagang ginawan po ng paraan ng ating pamalanlungsod na yung matagal na po niyong inaasam para sa inyong mga pamilya ay magkaroon na ng katuparan. So hindi ko na po pagkakatagalan, ang ating pong, ang tao pong nangarap hindi lamang po para sa kanyang sarili, kundi po para sa minamahal niyang lungsod, ang ating pong punong lungsod, kagalang-galang Mayor Francisco Isko Moreno. Maraming salamat sa ating Vice Mayor, ang pinakamagandang Vice Mayor ng Maynila. Tumayag na kayo, isa lang naman ang Vice Mayor. Sa ating minamahal na mga kusyal, ito mahalaga. Gusto ko alalahanin ninyo ang mga pangalan nila. At huwag niyong lilimutin. Sapagkat hindi magtatagumpay ang inyong lingkod sa pangarap ko para sa inyo kung walang batas na ipapasa sa Konseho ng Maynila. Mahalaga na malaman niyo na rin ang halaga ng pagpili ng mga lokal na mambabatas. Dati, puro lang, bota-bota lang, 1 kilong bigas, okay na, dito. Napakalaking bagay sa pagpili ninyo ng mga halal ng bayan, lalo na sa konsehal. Dahil yan ang gumagawa ng batas. At ang batas ay pinatutupad ng punong ehekutibo. O madalit salita, mayor. O maaari naman ang mayor may pangarap, ngunit kailangan din ng batas. Kaya mahalaga at magbigay pugay tayo sa ating mga minamahal na konsehal na aking babanggitin. Konsehal Erwin Cheng, Konsehal TJ Hison, Konsehal Monyo Panko, Konsehal Boy Isip Jr., Konsehal Chari Ortega, and Konsehal Laris Borromeo. Sila po ang aming katulong ni Vice Mayor. Ang Vice Mayor ay pinuno ng konseho, namamahala sa konseho. And I hope, sana may naibigay akong bagong leksyon or kaalaman ng halaga ng mga bahabahagi ng pamahalan. Sa ating pong minamahal
na barangay chairman, palakpakan natin mga kagawad, tanod, group leader na nandito, SK chairman at mga SK kagawad, sa ating pong mga kawani ng pamahalaan, sa ating kapulisyahan, at sa ating city engineer, city electrician, oh yes, si Architect Balmoris. Noong gabi, noong naghahanap ako ng pera, kukwento ko lang sa inyo, ha? Noong araw, gusto lang namin ayusin may ilaw. Salamat kay Engineer Randy Sada. Ilaw lang. Ilaw lang. Kaya hinango ko lahat yan. Makikita niyo yan. Hinango ko yan sa Luton. Hinango ko yan sa Jones Bridge. Hinango ko yan sa Espanya. Second hand. Pero tingnan niyo, mukha bang second hand? Alam niyo bakit? Pag yan, inilagay sa bodega, titimbangin na lang yan. Ipakikilo na lang yan. Tama, mali? At ang gustong-gusto ng mayor, bumili ng bago. Tama, mali? Tanong, mukha bang second hand yan? Matino. Tama? O di, konti lang ang toss gas natin, kable-kable lang. Huwag nyo nang tirahin, tamsuin pa yung kable. Madukot nyo pa, tinaas ko na nga. O, kasi pag inilalim ko, may huhukay na naman yan. Pangalawa, ang pangarap ko, ipamahagi lang yung lote. Biyak-biyakin, walang siga, walang matapang. Nagagaling-galingan, nangapi ng kapwa kapitbahay, pantay-pantay. O, salamat kay Attorney Chris Fernandez. Salamat kay Engineer Andres. O, di ba nangako ako sa inyo na magiging masinop ako, magiging mainam ako, pagka kayo hindi nagkalat ng COVID? Di ba yun ang hiningi ko sa inyo? Huwag kayong manghawa. Huwag kayong magpahawa. Oh, sininip namin. Oh, nakahanap kami. Daang-daang milyon. Just for the record. Daang-daang milyon. Nung nakita ko yung tsape, gabi, mga alas 8, alas 9 ng gabi, tinawag ko si Architect Balmoris. Sabi ko, hindi lang natin iilawan, hindi lang natin paghahati-hatiin ang lote, pantay-pantay, walang malakas, walang mahirap. Magtatayo tayo ng townhouse. Sabi ni Balmoris, ano yung pabahay? Townhouse. Oo, townhouse ang tawag yan, up and down. Di ba? Ipakikita natin sa buong bansa paano magtatag ng tunay, maaliwalas at sapat na espasyo na pabahay sa mahirap. Bakit po? Dahil alam ko pakiramdam ninyo na kapag umuulan, lahat ng timba, tabo at planggana nasa higaan at nakabaloktot ang paa mo dahil tumutulo ang bubong mo. Tama, mali? Hindi mo nagigising ka sa madaling araw, patak ng patak yung ulan sa paa mo. Tama, mali? Mahirap ang pakiramdam na galing ka sa Divisoria, galing ka sa trabaho, pag-uwi mo, hindi mo alam kung yung bahay mo nakatirik pa. Dahil yung lupa, hindi iyo. Tama, mali? Tama. Eh, lahat yun, dinanas ko. Maswerte nga kayo. Opo,
Eh ako paharap ko yung buong buhay ko, sabi ng nanay ko eh. Sabi ng nanay ko, sumalangit na huwag kaluluwa. Oh, kumamatay lang ang nanay ko, mga 2 months ago. Sabi ng nanay ko, pag nagkachapi ka, kapera ka, bumili ka ng sarili mong iyo. Umulat, bumagyo, magkaroon ng dilubyo, may masisilungan ka. Dahil aso nga, naghahanap ng masisilungan, kapag umuulan, tao pa kaya. Ngayon, mahirap ang pabahay. Napakahirap na programa. Napakamagastos. Pero hindi tayo magpapagapi. Oh, nakita ninyo, paglabas nyo ng Baseco, ano makikita ninyo? 15 story. Binong dominyo. Sosyal. Naka-elevator na ang squatter. At hindi bahay ng kalapati. Na para bang nagsisiksikan kayo doon. 2 bedroom. Mas malaki pa sa SMDC. Oh, dumulo pa kayo sa 101, sa Bitas, condominium. Dahil ang condominium, salitang yon noong dekada 80, ay nagre-reflect ng squatting. Ang condominium ay squatter. Gagamitin natin yung bagong salita, yung lumang salita na yan, sa bagong mukha. Na kapag ikaw natanong, saan ka nakatira? Sa condominium ako nakatira. Sosyal. At tumutulo ng laway ng driver mo. Dahil gusto ko magkaroon kayo ng dignidad. Di baling mahirap. Hindi natin kailangan maging dugyot. Hindi yung mema lang. May magawa lang. Total, mahirap gawin ang pabahay. Gawin na natin tama. 20 metro kwadrado. 2 palapag. 42 metro kwadrado. 2 kwarto. 1 kwarto sa magulang, 1 kwarto sa mga anak. May sala. May kitchen. May luluto ba kayo? Madali nang gawa ng paraan yun. Tama, mali. Kaya natin iraos para may mapagharimunan yung mga pamilya natin. Ang importante, may masisilungan. At hindi nagtapos yan dyan. Namnamin nyo na yung kapagkalubak nito. Dahil dadaling ko to kay Belo. Pakikinisin ko yan. May kalsada, may imbornal, may kuryente, at may parke. Masaya ba kayo doon sa ano? Esplanade? Pinupuno ninyo gabi-gabi. Yung mga bata nagsosyotaan. May mag-asawa agad. Mahirap maglabas na may panibagong bibig. Nakakasungay yan. Gatas diaper, gatas diaper, gatas diaper, gatas diaper. Mahirap ang buhay. Kaya kailangan ng konting disiplina. May kalsada, sapat na espasyo, disente. Yun, may banyo, sarili, hindi na kayo magsusuman. At wala nang flying saucer. Marami hindi nakaka-relate. Tayo-tayo lang nakakaalam mo. Lagi ako tinatanong ng mga kusa, ano ba yung ano, suman? Wala kaming kasilyas. Kung nasaan ang higaan, doon ang kainan. Tama? Tapos, meron lutuan. Sa baba ng lutuan, may sahig. At doon sa sahig, nag-iipong kami ng dyaryo. Hindi para basahin ito.
malaki, pambalot ng suman. Mainit-init pa. Ilalagay sa sandubag. Tapos, yan ang buhay na nakalaki ang ko. Kaya ang wepax ko, puro gasgas. Kakanya. Pero ganun ang buhay, nakaraos. Kaya sabi ko kay Architect Balmoris, gumawa tayo ng disente, total mahirap gawin, gawin na natin tama, at higit sa lahat, gawin nyo ng mabilis. Sabi nyo, sir, mahirap yan, sir, mabilis. Oh, dahil may nagturo sa akin na kayang gawin ng 90 days. Yes, dahil bakit? Matagal na kayong naghintay. Kaya simula sa takdang araw na ito, malamang Marso, magkita tayo ulit. Yes. At kakayanin nila, eh hindi sila mababayaran paglagpas ng 90 days. Pero, huwag kayong magkamali. Ayoko ng trabahong balbon. Trabahong balbon, kumakapok. Naman, kundi papalitadaan ko mukha nila. Opo, kasi ang gusto ko, minsan na nga lang gagawin. Dahil mahirap gawin. Dahil mahal gawin. At hindi mo pa maakap lahat agad-agad. Gawin na natin yung tama. Disente, pang matagalan. Tanong, Yorme, pwede ba namin ibenta? Alam ko na naiisip niyo. Napunta pa lang kayo, pabalik na ako. Hindi nyo na yan maibibenta. At walang makapagbebenta. Sige, ayun, tiyak yun. Pati Tondominyo, pati Binondominyo. Dahil may natutunan ako kay Prime Minister Lee Kuan Yew ng Singapore. At kung bakit nagtagumpay ang Singapore sa in-city vertical housing program and in-city horizontal, ito, horizontal housing program. May natutunan ako sa kanya. Sinimulan niya, tingnan niyo kung gano'ng kahaba ng panahon, ha? I-GMG nyo. I-Google mo, ganda. 1964, nag-umpisa. Ngayon, 2020. Tama? 80%. 80%. Ng mamamayan ng Singapore, may sariling kanila. So kung nagawa niya, naman, kaya din natin gawin. Talo, inip. Tama ba? Ang importante, may patotoo ba? May tutunguhan ba? Nalasap ba? Kaya talo, inip. Hindi ito madali. Pero, at least, sa daming nagdaan, hindi naman pwede ikubli. Sa daming na nagdaan dito, na namuno, kung ano-ano building tinayo dito, tama mali? Walang naitayo para sa inyo. Tama? O, ngayon, tututuhanin natin. Ipakikita natin, ano pa yung salitang para sa mahirap? O mas magandang ang salitang mahal ko ang mahirap. Dahil pagmamahal ang pinahiral, may malasakit at may disiplina. Tama mali? Hindi pwedeng inihimod ko lang lagi yung inyong mga wepax para malagay-lagay sa pwesto. Kailangan matutunan ng tao na itaas ang antas ng kanyang pamumuhay tapos ang pamahalaan katabi niya. Kailangan ng tao habang umuunlad, umuunlad din ang pananaw. Lumalawak din ang pananaw. Nagsasaayos din tulad ng pagsasaayos ng pamahalaan.
Kaya ang tunay na ama o ina ng tahanan ay nagbibigay ng pagmamahal at the same time nagdidisiplina. Tama mali? Kayo ba dinidisiplina nyo ang mga anak nyo? Kayo ba mahal nyo ang mga anak nyo? O, kayo ba'y ama o ina ng bahay nyo? Ganon din ang mayor. Kaya ako'y walang intensyon. Ang gusto ko lang, umayos kayo. Di baling mahirap, huwag tayong maging dugyot. Hindi kailangan magmukha tayong mahirap. Mahirap na nga tayo. Minamaliit pa natin ang ating sarili kung saan meron naman tayong mga bagay na kaya nating ipakita. Na tayo'y masikap, papagpunyagi, papursigi sa buhay. Kaya naman eh. Oh. Kaya ko yan ikinukwento sa inyo sapagkat ang nanay ko ay tulad din ng mga nanay dito. Nagpunta sa Maynila. Galing na Samar. Akala niya may naghihintay na maganda sa kanya sa Maynila. Ayun, nagkasambahay. Doon sa distrito. Ganon din ang tatay ko. Naggaling sa Antigue. Nagpunta rito. Nagbaka sakali din. Nagaganda ang buhay. Nakita ang nanay ko. Nakalawit. O, ako bunga. Yan ang love story nila. So, ang punto ko, kung nangyari sa akin na dati rin squatter sa Parola compound, hindi Area A, hindi Area B, hindi Gate 1, hindi Gate 2, hindi Barangay 275, hindi Barangay 20. Parola compound. Dahil yun ang tunay na pangalan ng Parola dati. Nangyari sa akin, squatter ako. Akalain mo, pwede pala maging mayor ang squatter? E di hindi na imposible na kayong mga nanay, kayong mga tatay na nandito dito, ay pwede rin maging mayor ang anak nyo. E nangyari sa akin eh. E di pwede rin mangyari sa inyo. Tama, mali. Hindi naman ako special child. Hindi naman ako gifted child. Hindi ako born a kid. Hindi ako batang promil. Amlang din ang tinitira ko nung araw. Na dinududup, basang bibit mo ng nanay mo. Gatas yan! Hindi gatas yan eh. Gatas yan! Naalala niyo yan? Ay, mga nanay ha, akala niyo maluloko niyo kami ha. Pero nakaraos. Ito ko sa harapan ninyo. Prueba. Kaya magsikap kayo. Magsikap kayo. Kailangan yung pagsikapan. Huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Tama na yung sa atin ang hirap. Huwag na lang natin maipamana. Dahil kung ang kayamanan, naniniwala ba kayo na ang kayamanan na ipapamana? Naniniwala kayo? E yaman ng tatay. Nyanga na. Tegi na. Saan mapupunta? Sa anak. Tama mali? Ganon din ang kahirapan. Na ipapamana rin yun. Yun ba ang gusto niyong ipamana? Tama. Kaya kailangan baguhin natin ang pag-iisip natin. Lawakan natin. Huwag mo nang pakialaman yung kapitbahay mong mema. Mema sabi na. Ang chismosa mong kapitbahay. Ang intindi mo yung buhay mo. Iraos mo yung katapat, yung tapat ng bahay mo. Linisin mo. Maging obligasyon mo, maging habit mo, papayat ka pa. Eh, pagka pinawisan ka araw-araw, eh, tagaktak lahat ang bilbil mo. I mean, let's, metaphorically, I mean, pag-iisipin natin, no, may mga tamang pamamaraan. But today, we will make history. We will show to other agencies of government that when you do housing, like in-city vertical housing, when you do housing, horizontal housing, we will show them the real and honest to goodness na housing project. Ito ang magiging simbolo
ng pabahay sa buong Maynila at kumari sa buong Pilipinas. Kaya I'm happy for you. So, magkikita kita tayo sa Marso? Yes! Buhay pa kayo nun? Gusto niyo mga abutan niyo? Gusto niyo? Wait. Gusto niyo talaga? Wear your mask. Kung kaya niyo, maglagay pa kayo ng face shield. Magugas kayo ng kamay. Practice physical distancing. Pag ginawa ninyo yun, tiyak ako, makikita ninyo ang bukang liwayway. Ang pag-asa ng buhay. Pero pag nagpabaya kayo ngayon, Alleluia, kakanta kayo, kunin mo. Opo, maaari niya binibiro-biro ko. Kasi yan ang salitang madali natin maunawaan. Pero may panganib pa. Naniniwala ba kayo nakamamatay ang COVID? Naman, marami nang namatay dito. O, nakita nyo ba nung namatay sila? Binurol ba sila? Abo. Tama, mali? Kaya, kung nakita na natin, nalaman na nating totoo, ano ang dapat natin gawin? Oo naman. Kawawa naman yung mga mahal nyo sa buhay. Kaya sabihan nyo yung mga bata, huwag mo na masyadong magdidikit. Kayo rin, na mga sapat ang gulang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Mahal ko kayo. Kailangan nyo din mahalin ang inyong sarili. I love you. Love you. Sino dalaga ba? Parang mukha kang dalana. Basta magsisikap kami sa tulong ng inyong barangay, sa tulong ng mga kawani, ng pamahalang lokal at ng ating mga konsehal na nandito. Ngayon ay simula sa awa ng Diyos. Sa awa ng Diyos. Ng magandang umaga at bagong simbolo ng pagpapataas ng antas ng pamumuhay ng tao sa lungsod ng Maynila. Magandang araw, mag-ingat kayo. Pwede niyo ba akong bigyan ng Christmas gift? Pwede ba akong may regalo? Napamigyan ko na kayo regalo, di ba? Oh, eh ako naman hihingi. Pwede ba akong mangingi? Promise? Regaluhan nyo na ako, ha? Ito lang regalo ko sa inyo na hinihingi. Wear your mask at all time. Kung kaya nyo pang bumili, face shield, better. Pangalawa, maghugas ng kamay. Huwag yun ang katamaran yan. Nyangga ka na nyangga. Ginagawa nyo cherry bowl ang kulangot. Iwasan ninyong humawak ang inyong kamay sa inyong mata, sa inyong ilong, sa inyong bibig. Lahat ng may butas. Ha? Tandaan ninyo, ha? Lahat ng may delikado. Butas sa mukha, ha? So ano ang mga may butas? Mata, ilong, tenga. Kung niluga ka nung araw, butas na tenga mo. Tama? Pero bibig, lalo na bibig. Iwasan nyo yun. Tanin nyo, ha? Simple lang hinihingi ko regalo. Wala akong mabigat na hinihingi, ha? O, pagkatapos nun, kung kayo'y makikipag-usap, dumistansya. Ang pinakasimpleng distansya, meron ako ituturo, tinuro nung grade 1. Hands forward. Ayan, distansya na yan. Tama, mali. Ganun lang, wala na akong hingin pamasko sa inyo. Wala na. Ang kapalit niyan, magsisikap kami ni Honey. Hindi talaga kami titigil. With all honesty. Yun lang hinihingi ko sa inyo. Ha? Kaya niyo ba ibigay sa akin regalo yun? Kasi yung ibang bansa, yung mga magagaling na bansa, matatayog na bansa, sarado ulit. Google nyo. Total, mahilig kayo sa Facebook. Google, sarado sila ulit.
Dahil lumobo ulit at hindi na mapigilan yung lobo ulit. Yun ang ayokong mangyari sa atin. Lumobo na tayo eh. Napasingaw na natin yung lobo. 10 buwan na tayong hirap. Lalo na yung mga sidecar boy, pedicab driver, kuliglig. Marso pa lang, tinamaan na sila. Unang araw pa lang ng ECQ, wala na silang chicha. Dahil ang buhay sa sidecar, pag walang biyahe, walang engka. Tama mali? Kaya, nahirapan na tayo eh. Hirap na hirap tayo, 10 buwan na tayo. Huwag natin yun ilagay sa basurahan na lamang. Huwag natin ikikibit balikat ang sitwasyon. May panganib pa sa Maynila. Okay? Pero habang kinakarap natin yung pandemya, yung mga pangarap natin sa buhay para sa mga Tagalusod, tinutuloy pa rin natin. Iniraraos pa rin natin. Okay? So muli, mag-ingat kayo. Mahal na mahal ko kayo. But mahalin nyo rin ang inyong sarili. Magandang araw. Pagpalain nawa kayo ng Pong May Kapal. Manila! God first. Maraming maraming salamat po. Muli po, palakpakan po natin Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso.